at i-share ko sa inyo kung paano ako maglinis ng shrimp. Ayan, so ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano ang paglinis ko sa shrimp. So matagal ko nang ginagawa ito. Pag nagluto ako ng shrimp, ito palagi yung ginagawa ko kahit anong luto pa. So ayan, let's go. Guys, ayan, may hipon akong nabili kanina. So ating linisan. So basan ko muna siguro one time. Kulang sa lunch namin. Magsisigang ako ng hipon. Yung ginagawa ko, pag naglinis ako ng hipon ay una, tinatanggal ko muna yung ano. Ayan, ito. Gugupitin natin yung ano ba ito? Itong parang ito yun, kukupitan natin kasama yung ano niya, yung tinik. So ayan, kukupitin natin dito na sa plastic, dadirect na natin sa plastic para dito na siya magkano. So ayan, kukupitin natin yun lang, may scissor. So ang ginagawa mo ay kukupitin natin yung ito kahit na ano, kahit anong luto ng shrimp, pwede nating ano yan. Okay, hanggang doon sa pinaka-ano. So may nakikita tayo dito. Ito nga, wala gaano. Ito siya, oh. Pero pwede namang susungkitin. Ang iba naman, sinusungkit ng toothpick. Either na toothpick or ting din. Ganun ulit. Ayan. Kailangan may scissor kayo para mas madali kasi. Kasi pag ibang gamit, halimbawa kung sito, hindi naman po pwede. Mahirap, baka masugatan pa kayo. Mas maganda pag may scissor. Ayan. Yung iba, ang ginagamit ay itong toothpick na ginagamit nila yung toothpick. Kaya lang, saan kayo komportable ang gagaya niyan, kasi ito yung marumi na part ng hipon, so kailangan maging malinis yung hipon na niluluto natin kasi hindi natin alam kung ano yung mga kinakain nila, so baka ma-allergy tayo or something ganyan. So mas maiging malinis, o di ba? So buo pa rin naman siya, buo pa din, pero wala na siyang itong kamalinis na siya. Pero pwede natin isigang ganito, sinigang. Pero kung sa gulay naman, pag sa gulay, pwede natin tanggalin to, kagaya nito. Ang dali lang niya tanggalin, oh. Or kay buttered shrimp. Kaya pag nag-buttered shrimp, para hindi naman mahirapan yung kumakain. Ayan, para hindi naman mahirap sa kumakain, di ba? Pag buttered shrimp siya, o di ba, ano na lang, isang ganun na lang. Sa gulay naman, pwede naman sa gulay ito. Tanggalin lang natin itong balat. Mas maganda itira natin yung ulo niya para maganda tingnan. Depende sa kung ano yung gusto mo, kung saan ka komportable. Sa palagay mo, yun yung the best para sa'yo. So, yun ang gagawin. Pero sa akin, pag nagluluto ako ng gulay, tinatanggal ko na yung balat niya. Or buttered shrimp naman, ganito lang. Ganyan, buo pa din siya. So, diba? So, kailangan lang mayroon tayong scissor, parang kitchen. Ito, kitchen scissor. Matagal na nga ito eh. Siguro ilang taon. So, ayan lang guys. So, ulit-ulit ko lang ginagawa. So, ayan.
ganyan lang. Ulit-ulit. Ah, kahit medyo matagal lang siya, pero nakakasiguro naman tayong ano, di ba? Ayan, oh, kagaya niyan, oh. Ayan, ayan, ito yung marumi, eh. Dapat tinatanggal natin yan. Huwag lang magmadali. Kasi alam na namang luluto. Yung iba tinatanggal lang ito. Pero mas maganda. Ang dali natin. Ayan siya. Guys, paulit-ulit lang. Ayan, kagaya nyo. So, ganyan lang ako pag naglinis ng swim. Ayan, iba maal na siya. Malinis na siya, matanggal na yun. Ganyan, bangit pa na yung tawag dyan. So, mabilis lang siya pag siswa. Hanggang sa may adobo kasi may kulit. Ano na lang ito pa. Tapos, papasok sa ating katawan. So, hindi natin sure kung yan ay malinis. So, para nakaiwas na rin sa allergy or something. Sa dumi na